gitu niya dayag karang diskriminasyon dayon karon mga kabombo. So angan-angan nato nugato-gato naton kara rong dayag kara mismo nga aton karon nga international Bombo international correspondent kay Ma'am Rosana Ilias, no, direktamente sa may bahin itaya kara nga Pakistan karon ang mga kabombo. Ag abo pa ka nga mga nasyon mga kabombo. Oy, di ko ayos sa signal. Ano ba yan? Yung signal natin kanina ka. Pwede na siguro. No, sa atong karang na pag... Lika na! Pag pangalag natin. Okay, ang good, no? Ay aton karon nga angan-anganon lang gitrong aton karon nga Bombo International correspondent mga kabombo. So ano re doon nga may mga gin contact man kita sa iba karon nga lugar, no, may mga contact kita karon sa lugar ng Bombo para check ano ko na doon nung ano rong adak ng Ang signal talaga. Ano pa ito? Sa labas lagay. Ganyan ata. Sa COVID-19 variant karon mga kabombo. Ginpatag itay karang Octa Research fellow ni Dr. Dito David nga advisable doon karang pagsuksukit face shield sa nasyon kung naka-experience na itay karang surge it COVID-19 cases. Sa iya, suportado man it Octa ro paggamit ito man it face shield kun uman nga makaangko ni dai karang surge no sa mga kaso bilang doon bilang pangdugang nga protection kara mga kabombo. Nakita man ni Dr. David nga magayo pang umabot gid no sa malala karon nga surge miskin nga makaangkon pa dai karang uptick no or uptick mga kabombo. Ginambag una-una nga ni Dr. David nga nakitaan man ang pagtaas ha. May mga pagtaas kuman nga base kung mga January kuman dayon nga mga kabombo eh. Sige-sige kuman nung dahil ka nga mga cases. Alright mga kabombo, sa pihak na karon nga linya si Ma'am Rosana Ilias, no? At ang karon nga Bombo International Correspondent direkta mismo sa may bahay ni dahil ka nga Pakistan. Ma'am Rosana, magandang araw po sa inyo dyan sa Pakistan. Good morning! Good morning Philippines program with Bombo Ninyo and Bombo April. Ma'am, good morning! Good morning, ma'am and sir. Good morning to all listeners of Bombo Radio Aklan. Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, no, sa oras ninyo na ibinigay sa amin ngayong araw. Kahit na, syempre, alam naman na po natin na medyo busy din po kayo, no? Ma'am, unang-una siguro po, kamusta po kayo ngayon dyan sa Pakistan? Kayong mga Pilipino dyan, Ma'am Rosana? Mabuti naman po, sir. This Christmas, yung mga Pakistani wife, nag-ipon-ipon, nag-Christmas po, sir. Okay.
So, ibig sabihin po ma'am, nag-celebrate din po kayo dyan ng Christmas? Yes, sir. Yung mga Pakistani wife po, sir, nag-ipon-ipon po kami dito. Yung iba po, yung ibang malalayo, hindi nakasali. Yung mga nasa city lang po, nag-ipon-ipon, nag-Christmas party po. Okay. Saan po kayo, ma'am? Sa Pakistan, ma'am? Andito kami, sir, sa ano, sir, sa pinakabukid kami ng Pakistan. Yes, last ng Pakistan kami, sir. Kumbaga sa atin is Mindanao na kami. Kanin, Kashmir. Ay, okay. So, mukhang kasama niyo po ngayon yung ano niyo, yung mister niyo ngayon, ma'am. Yes, sir. Ang asawa ko si Ilyas. Good morning. Good morning po. Merry Christmas po. Hello po. Merry Christmas po. Yung Mr. New, ma'am, is Pakistani, ma'am? Yes, sir. Oh, okay, pero nagtatagalog siya, ma'am. No? Yes, sir. Naka-stay yan dyan sa Manila, sir, ng almost 15 years. Dyan kami, ano, nag-asawa, nagkita, nagkapamilya. Ay, okay. So, ang galing, ang galing. Ang galing po. Kumusta po kayo? Sir, ano pong pangalan ng Mr. New, ma'am? Elias. Alright, no? So, thank you. Maraming salamat po, sir, ha, sa maraming salamat po. Maraming niyo po salamat sa amin ngayon. Ma'am, una-una siguro, ma'am, no? Sabi mo nga, nagtipon-tipon po kayong mga Pakistani. Wife, kamusta po? Kamusta pong celebration ninyo dyan? Kahit na malayo kayo sa Pilipinas. Okay naman po. Masaya po yung mga nag-celebrate ng Christmas dito. Yung Pakistani wife, yung mga malalapit lang po. Yung ano... Yung mga malalayo, hindi nakakasali. Yung mga malapit lang po. Sa city po sila nag-ipon-ipon. Kami kasi kasabukid kami, sir, eh. Dito na kami, Kashmir. Okay. Alam mo, Kashmir? Okay. Alam mo po? Oo. Pag ganito pong may salo-salo, kasama din po ba yung mga mister niyo, ma'am? Yes, sir. Kapag yung mga Pilipina, dinadala din po nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila. Ay, okay. So, pag ganitong celebration, ma'am, ano yung mga usual ninyong sineselebrate or ano yung mga activities po ninyo during pag ganitong mga celebration, ma'am? Ano lang, sir, kainan, yung mga ganyan, kunting palaro lang po. Yan, nakikipag-celebrate din yung mga Pakistani husband. Masaya po sila. Okay, so may parang ano din po, parang kung sa atin dito sa Pilipinas, ano po, Christmas party, parang ganun, ma'am. Yes, sir, parang ganun po. Kainan, mga ganyan, exchange gift din po. Opo. Ay, okay. So, ang saya-saya pala ng Filipino community dyan sa Pakistan, no? Yes, pero, sir. Pero, ma'am, ang mga taga-Pakistan ho ba, nagsiselebrate sila ng Pasko? Kasi alam naman natin na majority ng population ng Pakistan is Muslim, no? So, may mga nagse-celebrate din po ba dyan, maliban sa inyong mga Filipino, may meron po bang nagse-celebrate din po ng Christmas dyan, ma'am? Meron din po, sir. Meron po din Christian dito, sir. Meron din mga Katolik dito, pero kaunti nga lang sa city. Pero dito sa lugar namin, mostly, ano talaga dito, Muslim dito sa bukid namin na Kashmiri kami. Sa city, meron din po simbahan ng Christian doon, Katolik. Meron din po mga Katoliko doon, sir. Ay, okay, no? Pero of course, syempre, ang ating mga kapatid na mga Islam o mga Muslim, hindi sila talaga nagsa-celebrate ng Christmas, mabusana. Hindi po. Sa Muslim po talaga, bawal sa kanila, sir. Bawal sa kanila ang Merry Christmas, bawal mag-greet sa kanila. Pero kami yung may mga asawa na Pakistani, naiintindihan na nila kami yung mga Pakistani na may mga asawang Pilipina. Taon-taon kasi, hindi natin nawawala sa isip natin yung Christmas, kaya yung mga asawa namin Pakistani, alam na rin nila. I see, okay. Pero pag ano ma'am, pag halimbawa, pag mga ganitong okasyon, ano po yung usual ninyong inihahanda, ma'am Rosana? Dito sa bukid namin, sir, ano lang, taon-taon, inaano ko yung mga anak ko na hindi malilimutan ang ating tradisyon na Christmas. Naghahanda lang ako, sir, ng mga pritong manok, ganyan, pansit. Yun, sinasabi ko sa kanila nga,
Today is Christmas in Philippines or all around the world. Dito lang sa atin sa Pakistan, dito sa bukid namin ang walang Christmas. Pinapaalala ko po sa mga anak ko, sir. Alright, daligangit, no? Nag-kaputo-puto, nag-inartihin nga doon karang internet connection, no? Mga kabombo. Daligangit, no? Ay, aton karon nga okay na, partner? Alright. Pero ma'am, pagdating po ng celebration naman ng New Year, nagse-celebrate naman po kayo dyan ng New Year, ma'am Rosana? Dito sa pamilya ko lang, sir, sa loob lang ng pamamahay ko sa bahay ko lang talaga. Kasi dito sa bukid namin, wala ditong mga Christian. Kumbaga, ako lang dito yung Pilipina. Yung iba, nasa city sila malayo. Ako lang yung nagsiselebrate dito. Nagtuturo ako sa mga anak ko para hindi nila makalimutan ang tradisyon ng kanilang nanay. Ay, okay. So meaning ma'am, pag New Year, hindi po nagse-celebrate ang ano diyan, ang mga taga-Pakistan. Yung iba sir, sa city lang po, sa city nag-celebrate sila sir, pero dito sa Pakistan binabalita nila ang Christmas all around the world na December 25 and New Year binabalita nila din sa TV sir. And then meron ding Christian dito sir, nagse-celebrate din sila. Okay. Pero pag ano ma'am, pag bagong taon ma'am, ano usually yung mga activities? Meron po bang mga activities ma'am? Katulad din sa atin, sir, meron ding fireworks, merong mga ganyan. Sa city po, meron. Ay, okay. Parang may mga paputok, may mga paputok din po yung mga fireworks display natin katulad dito sa atin. Yes, sir. Sa city po, meron po. Marami. Opo. Pero pag ano ma'am, pag New Year, naghahanda din po ba ang mga taga-Pakistan ma'am? Yung mga Christian lang po, yung Christian, yung mga Katoliko, yung mga Muslim, hindi po. Pero kayo ma'am, sa inyo ma'am, kahit nakapangasawa na po kayo ng isang Pakistani, kamusta kayo ma'am pag New Year? Ano yung mga preparation na ginagawa at yung family niyo po? Sa amin naman dito ma'am, dito sa room ko lang, sa bahay, kasi ako nagsiselebrate talaga ako, naghahanda ako, pinapaalala ko sa mga anak ko na today is Christmas, today is New Year, and then tumatawag ako sa pamilya ko, kaya nasasanay na sila taon-taon na merong Christmas and merong New Year po. Pero sa part ng asawa niyo po ma'am, ano yung mga ginagawa nila? Parang wala lang talaga, or sa ngayon na yan, tinuturuan mo yung anak mo, naki-join na din siya sa celebration niya ma'am. Yes ma'am, naki-join na rin siya, pero dito sa amin wala talaga dito sa bukid namin Christmas and New Year, wala dito. Ako lang dito nag-aano dito sa bahay namin, kami ng asawa ko, nagsiselebrate kami ng mga anak ko, naglalaro kami. So actually meron kaming palaro, yung mga sandok-sandok pera, ganyan. Nakipag-celebrate din ako na kami ng asawa ko sa mga anak ko po. Kami dito sa loob ng bahay ko. Yung mga tradisyon natin ma'am, dinadala mo din dyan sa Pakistan, like for example, yung mga pagsusuot ng damit ng polka dots, pag-iipon or pag-ahanda ng mga pagkain, mga prutas, ganun ma'am, yung mga ganun, dala-dala mo din po ba dyan ma'am? Yes ma'am, yung damit na polka dots para mahirap yun dito hanapin sa Pakistan. Yung mga ano lang po ma'am, yung mga pagkain, yung mga ganyan, yung katuwaan lang po para sa mga bata, para hindi nila makalimutan na merong Christmas and New Year galing sa tradisyon ng kanilang nanay. Yun po talaga taon-taon pinaalala ko sa mga anak ko, kasi dito sa amin wala dito pati birthday, walang birthdays dito sa Muslim ng aking asawa. Wala po. Sa atin lang pong Christian. Oo. Ma'am, yung asawa, yung nakakaintindi ng Tagalog? Yes, ma'am. Oo. Gusto ko lang siya tanungin kung paano yung pag-greet ng Happy New Year sa Pakistan. Ano yung paano sabihin? Like, for example, ikaw, babatiin ka niyang Happy New Year. Paano niya sabihin yun, ma'am? How would you say it? Or do or... Urdu is no, same Happy New Year.
Ma'am, wala po. Wala, ma'am. Same lang po daw, ma'am. Merry Christmas and Happy New Year lang, ma'am. Kasi wala naman sa kanila dito, ma'am. Eh. Parang same lang sa atin talaga, ma'am. Nasanay na siya sa akin. Nung nasa Pilipinas kami nakatira, 15 years kami doon, nasanay na siya mag-celebrate doon ng Pasko, New Year. Nasanay na po siya, ma'am. Kaya sabi lang niya, Merry Christmas and Happy New Year. Ganun po. Oh, okay po. Oo, parang ano na ma'am, sa matagal ng panahon na ninyo parang nakasanayan na rin po niya, no, na e-celebrate itong mga okasyon na nakaugalian po ninyo, Ma'am Rosana. Yes, sir. Yun nga sabi ng iba, nakikita nila kami sa social media, sa Facebook, sa YouTube na, ay, ang asawa mo para ng Pilipino ang ugali, na-adapt na niya yung pagka-Pilipino kasi yung asawa ko open-minded na, hindi katulad ng iba na bawal dito, bawal doon. Kasi sa Muslim talaga, isang Muslim, bawal yung mga babae maggamit ng Facebook, bawal yung mga ano, yung mga babae nila dito hindi gumagamit ng mga social media account, ganyan. Pero sa ating mga Pilipino, parang na-adapt na ng asawa ko yung ano, yung pagsasama naming dalawa, tanggap na niya yung kumbaga kung ano yung culture and tradition natin bilang Pilipino. Ay, okay. So, parang ano po, no, pala, yung asawa niyo, ma'am, matagal po ba dito? Matagal na po ba dito na, or matagal po siyang nanirahan dito sa Pilipinas? Yes, sir. Almost 15 years kami dyan nanirahan sa Pilipinas po. Kaya alam na niya mag-Tagalog, nakakaintindi na po siya. Hanggang dito sa bahay namin sa Pakistan, 6 years na ako dito, nagtatagalog pa rin kaming dalawa dito sa bahay. Ay, okay. So parang hindi po pala ano no, parang hindi po pala mahirap sa inyong mag-adjust diyan kasi syempre at least naiintindihan kayo ng mister nyo, Ma'am Rosana. Yes, sir. 100% nakakaintindi po siya kung ano yung culture nating mga Pilipino kasi diyan po siya galing. Wow. Ang galing-galing no. Pero ma'am, dito siya, bakit siya napunta dito sa Pilipinas? For work? Dito din po ba kayo nagkakilala? Yes, sir. Dinala siya dyan ng kaanak niya. Yung kaanak niya, may business na ukay-ukay, dry goods. So, siya naman, isang cargador ng mga boxes, taga-deliver. Tapos, ako naman is tindira. Doon kami nagkakilala, sir. Ay, okay. Sige. So, ano no, parang ang galing lang no. Ilan na po yung anak niyo, ma'am? Tatlo, sir, dalawang lalaki, isang babae. Wow. At ilang years na po kayo diyang naninirahan, ma'am? Dito, sir, 6 years po. Ah, 6 years na po, so medyo matagal-tagal na rin po pala no. Yung ano, ma'am, yung ano nga po yung ano nga, nakalimutan. Yung bali dyan, ikaw ma'am, ano yung pinagkakaabalahan nyo dyan ma'am sa Pakistan? Ngayon sir, kasi itong asawa ko, mahirap naman talaga itong asawa ko. Nag-abroad ito, kumbaga pareho sa atin, nag-abroad siya para buhayin ang pamilya. Ganyan, abroad lang din kadalasan ang hanap buhay dito sir. Pero kami, nag-abroad siya, nag-meet kami sa Manila, nagka-asawa, nagka-familia. Although, second wife niya ako, meron siyang first wife na Pakistani na kapwa nila. So, kami, ang panghanap buhay namin dito ngayon is itong, ano sir, yung social media, yung pag-YouTube-YouTube, sir. Ay, okay, nag-YouTube. Pero nung kasagsagan ng pandemic, ma'am, kamusta kayo? Kamusta kayong mag-asawa? Okay lang sir, dito lang po sa bukid namin sir, yung mga daily routine lang po sir, yung mga ngahoy ka sa bukid, mananggi, kung ano dito sir, panani, magtanim ng mga pagkain namin, yung mga bawang, sibuyas, yung mga kamates, talong, okra, ganyan sir, yung mga tinatanim namin dito, yung kinakain namin po. Ay, so parang ang galing lang no. Ma'am, gusto kong bigyan ng pagkakataon si sir, no? Ano nga yung full name niya, ma'am? Si Audrey Elias. Oo. Sir Elias, no? Gusto ko po kayong tanungin. Kumusta po? Hello, sir. Magandang okay na po. Okay na po. Wala na problem po. Kumusta na po kayo? Okay na po. Wala na problem kami.
Kumusta daw? Mabuti. Okay. O, sige. O, kumusta po kayo dyan ngayon, sir, sa Pakistan? Kamusta po ang buhay natin dyan ngayon? Mabuti na po. Malang problem dito. Sir, baka may gusto po kayong batiin dito sa Pilipinas. Sir, dito, may nakikinig sa atin. Live po tayo ngayon sa Facebook natin, sir. Dito, Pilipino. Merry Christmas. Parehas na dito also. Merry Christmas. Lahat, lahat, lahat. Walang problem dito. Ganyan, Pilipin. Yes. Merry Christmas din po sa inyo. Ma'am Rosana, no? Siguro baka meron po kayong ano, gustong batiin din po. Taga saan nga po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Sa Bukidnon ako, sir. Bukidnon, Mindanao. Yes, ma'am. Sa Kalibing-Libing. Ma'am, may live po tayo. Baka pwede nyo pong i-share doon sa kanila para makita po nila sa pamilya nyo po. Baka gusto nyo po silang batiin doon, ma'am. Okay, sir. Maraming salamat, Bombo Radyo Kalibo, sa ating tagapakinig. Salamat sa viewers and Merry Christmas to all Filipinos, kapwa kababayan sa Philippines and sa nanonood dito saan man kayong sulok ng mundo. Merry Christmas and sa pamilya ko sa Pilipinas, sa Mindanao. Merry Christmas! Maayong Pasko! Maligayang Pasko sa lahat! Merry Christmas! Happy New Year! Yes po, maraming salamat po Ma'am Rosana Ilias at sa inyo pong mister. Maraming salamat po rin. Ingat po kayo dyan at kailan ma'am yung balak nyo uwi, may balak po kayo uwi dito ma'am? Wala pa sir, mahirap pa yung panahon natin, pandemya pa. Oo nga eh. So sige ma'am. Ma'am, maraming salamat po sa inyo dyan. Ingat po kayo, kayo pong magpamilya, yung mga anak nyo po. Ingat po kayo ma'am. Thank you so much, sir. Thank and you. Ma'am. Salamat sa pag-unlock sa interview today. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po kayo dyan. At Merry Christmas din po at Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Alright. There you have it, mga kabombo. Si Ma'am Rosana Ilias po. Kaibahan na naroon na karang mister, no? Na interview nato no directamente sa mi bahin ni tayo karang nga may Pakistan no, para i-share man katon kung paano sa dito mag-celebrate ni tayo karang nga nasabitan karon nga Pasko at New Year. So imaw ka na syempre Muslim country matuda malisod syempre what are sa dito mga makaraya nga mga pagpati ka pareho katon mga kabombo. So kanami no pamatian nga may mga Filipino sa bidog nga kalibutan nga they're trying their best mga kabombo nga mag cope up man no paano mag celebrate ito inadagag yapon do culture and tradition karon mga kabombo. 54 minutos na makataliwan sa oras si talas di sa gaon sa atong pagbalik ba bantayan na mga kabombo ayan na sa aton karon nga pagiliba no rat pasok dito man naman. Ay guys, nakalimutan ko, naka-video pala, sabi ni Elias Iho. Thank you for watching. Hope you guys subscribe our channel. Rosana, Elias, I love you. 7:30 ng umaga dito. So holiday ngayon. Walang pasok mga bata, bakasyon kasi sa lamig ng panahon. Binigyan sila ng 10 days. So, lit kami gumigising pag holiday, mga 9 o'clock, 8 o'clock. Pero pag may pasok, 6 o'clock kami gigising. So, tingnan yung eyebags. Talagang hindi pa nakatulog ng mabuti. Thank you for watching. Rosana Ilias.